Amen. And if there's one prayer na sasambitin natin sa gabing ito, Spirit lead me. Amen. That's our prayer for tonight, that the Spirit will lead us to worship Him, to worship God in spirit and in truth. Amen. And as we begin this October praise, are we all excited? Amen. Do we believe that the presence of the Lord is here tonight? Amen. Hallelujah. And as we humble ourselves, amen, before the Lord, may just tell you a story of a great king in 2 Chronicles chapter 20 verses 17 to 22. It says there, "You will not have to fight this battle." This is the Lord speaking to Jehoshaphat. We know that Jehoshaphat is a great king, righteous, amen, obedient before the Lord. Kasi at this time, three kingdoms were about to defeat them. But the Lord says, "Take up your positions. Stand firm and see the deliverance the Lord will give you. Judah and Jerusalem, do not be afraid. Do not be discouraged. Go out, face them tomorrow." Amen? "And the Lord will be with you." Hallelujah. And you know what? In verse 18, Jehoshaphat bowed down with his face to the ground. And all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Very significant po ang ginawa ng Israel at this time. They bowed down before the Lord. Yes, bowing down po ay napakaganda physically, amen. But you know what? It symbolizes humility. It symbolizes surrender, amen. And that's what the Lord wants for us tonight. Amen. We will confess that apart from the Lord, we cannot worship Him. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang nangyari po, ano ang commandment ni Jehoshaphat sa army ng Israel? Ano ang ipinuntra niya? Diba hindi army ang nilagay niya sa harapan? Sino po ang nilagay niya sa harapan? It's the worship team. Amen. Sabi po sa verse 20, "Early in the morning, they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, 'Listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in His prophets, and you will be successful.'" Verse 21, "After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and praise Him for the splendor of His holiness as they went out at head of the army, saying, 'Everybody, give thanks to the Lord, for His love endures forever.' And as they began to sing and praise the Lord, set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount of Seir, who were invading Judah, and they were defeated." Hallelujah. Come on, let's give praise to the Lord. Hallelujah. And tonight, yun po ang ating gagawin. Amen. Ilalagay natin ang worship team. Amen. Sa harapan, papayag kayo, worship team. Napagka may gyera, kayo ang ilalagay sa unahan. Amen. Amen. Let's praise the Lord for the lives of this worship team. Amen. And tonight, amen, our guest is the Holy Spirit. Katulad po ng pinapakinggan natin kanina, our prayer is that the Spirit will lead us tonight. Amen? And all we have to do is to bow down, amen, a position of surrender to the Lord. Bowing down, amen. Hallelujah, 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 Jesus. The Lord said, God inhabits the praises of His people. Amen. And as we bow in worship, as we surrender before the Lord, change will come. Amen. God changes things when we praise the Lord. Amen. This worship team, they will lead us, the dancers, the musicians, the singers. They will help us. They will lead us. Not just sing to the Lord,
but to worship Him. Amen. The dancers will help us dance and clap our hands, but they will lead us to praise Him. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Napakagandang paruhin ng iyong pangalan, Panginoon, Lord Jesus. We praise your name for tonight, Father, for your love is everlasting, unfailing, Lord God, and perfect, Lord Jesus. We like to worship your wonderful name tonight, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Oh,
lahat, Panginoon, ng aming papuri, ang aming pagsamba, Panginoon, sa gabing ito, para sa iyo, Panginoon, na nagbigay sa amin ng buhay, nagbigay sa amin, O Diyos, ng salvation, O God, purihin ang iyong pangalan, Panginoon, sa gabing ito. Tunay na sa iyo, Panginoon, ang aming buhay. Sa iyo namin inaalay, O Diyos, ang aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa dakila pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa gabing ito, karapat dapat kang purihin at sambahin, Panginoon. Nandito kami, Panginoon, sa lugar nito. Lord, we humbly come into your presence, O God. Lord, we are praying for the power of the Holy Spirit, O God, to come and fill every heart, O God. Fill every heart, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, that as we worship you, Lord, that as we worship you, Lord, every heart will be changed, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord, we will never be the same again, Panginoon. Pagkatapos ng aming October praise, Panginoon, Lord, baguhin mo, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, especially, Lord, sa aming pagpupuri. Lord, dahil ikaw ay karapat-dapat, Panginoon, ikaw lamang, O Diyos, ang karapat-dapat, Father God. Sabi sa awit 101:5, sabi mo mga kapatid, umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, hallelujah, lumapit sa presensya na, amen, at umawit na may tuwa, o si Yahweh ay ang ating Diyos, ito'y dapat nating malaman, tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan, amen, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, amen. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailan pa man. Hallelujah, Lord. Salamat, O Diyos. Salamat sa iyong salita, Panginoon. And as we worship you, God, Lord, we will give our best, Lord. Best na papuri. Hallelujah, Lord, we praise you. Lord, we will shake this place with your presence, oh God. Hallelujah, thank you, Jesus. We give you praise in Jesus' name. Amen. Hallelujah, Jesus. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Kung gusto niyo pong sumayaw, sumayaw lang po kayo. Hallelujah! Ating pong awitan ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Purihin ka, oh Diyos, ama, isa pa, purihin ka, purihin ka,
Sa buhay ko, salamat.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Pwede po ba natin gantayin yung ikaw ang tunay na Diyos na wala pong instrument? Hallelujah, Jesus. Lahat po tayo pwede po natin gantayin ng ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Salamat, Panginoon. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, O Diyos. Dakila ka, Panginoon, sa aming pong buhay. Sa di nga pong napakasarap magpuri. Sa di nga po, Panginoon, napakasarap umawit ng papuri para sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Lord God, kulang po, Panginoon, ang aming mga awiting ito upang pong malugod ka sa amin. Pero Lord, inaalay po namin, Panginoon, ang mga awiting ito sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Ikaw ang madakila, Panginoon. Ikaw ang mabigyan ng papuri sa amin, Panginoong Jesus. Lord, we can't do nothing without you, Lord Jesus. Maraming marami pong salamat, Panginoon. Sa iyo lamang po ang mataas na papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And hallelujah, let's continue to exalt the name of Jesus. Hallelujah, Lord God. Napakabuti at napakabuti ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Nako, hindi tayo magkasya, mga kapatid. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah, God is good. And all the time, isang malakas na hallelujah muna. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah, Jesus! Tunay nga, Lord, napakasarap pong pumurit, mag-awit sa ating dakilang Panginoong Diyos. Amen ba? Amen. And before we move on, mga kapatid, sa atin pong word of encouragement for tonight, sabi po sa Colossians 4 verse 6,
Sabi dito, let your conversation be full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Amen. Ngitian niyo po muna yung mga katabi niyo. Can we give a compliment muna sa mga katabi natin? Amen. Ayan, di ba? Amen. Tunay nga, this day is not an accident. Amen ba? Hindi po aksidente na tayo po ay magkasama-sama, mag-awit, umawit at magbigay papuri sa ating nag-iisang Panginoong Diyos. Amen ba? Hallelujah, Lord. Amen. Speaking of yung speech daw po, di ba? Parang konting icebreaker lang, no? Alam niyo po ba, kilala niyo po ba si FPJ? Hindi niyo kilala si FPJ? Si Fernando po, Jr. Sabi, yung, di ba napapansin niyo, lagi nakaganito yung kamay niya? Lagi nandun sa bulsa niya yung daliri niya? Andun daw po kasi yung volume control ng kanyang boses. Mataas po, matinis po yung boses ni FPJ. Kaya pag hindi niya kinokontrol doon, mataas yun. Kaya, Lizardo! Ganun tayo yung boses. Pero ina-adjust niya dito eh. Lizardo! Ganun. Di ba? Parang kailangan po sa ating pong pananalita, we need to always give compliment, sabi nga sa Bible, always season it with salt. Amen po ba? Amen. At hindi po yan ang ating topic for tonight. Ano lang po yan, segue lang po natin. Sino po dito yung nag-enjoy at we're celebrating our October praise? Amen. Ito po yung pagkakataon natin upang magbalik ng papuri sa Panginoon. Amen ba? Lalo na sa karamihan sa atin, di ba? Wala namang proper worship time sa Lord, di ba? Maaring hindi ka maka-awit sa bed space mo. Baka magulo yung iyong kapitbahay. Pero tonight is the time of giving back to the Lord, worshiping Him all out. Amen ba? At marami po po tayong aawitin mamaya. Amen. That's why ang bawat isa, let's have a heart na talagang expectant na may gagawin si Lord sa buhay natin. Amen. And sa atin pong word of encouragement for tonight, itutuloy lang po natin yung ating talk number 11. Tama po ba yung ating talk number 11 sa ating Kingdom Come series entitled A Life Led by the Spirit. Yan, last week napag-usapan po natin yung Romans chapter 7 at di ba, kung babalikan po natin, punong-puno po yun ng puro kasalanan. Puro kasalanan po ang binanggit doon sa Romans 7 na kung titignan natin, napakabigat ng buhay. Amen ba? Kahit ba na tayo ay nasa Panginoong Hesukristo na, nakakilala na sa Lord, but still there's always a struggle within us. No, meron daw pong struggle sa atin pong buhay na kung saan there's a conflict, para bang merong pong gera na nangyayari sa loob ng ating mga puso. Amen ba? Kaya minsan kahit naisin natin gumawa ng mabuti, di ba? Hindi po yun yung lumalabas sa atin pong action, sa atin pong words. Diba? And even sa encouragement, ang sinasabi po doon ni Paul sa Romans 7, that even siya, di ba, considering si Paul na yun, napaka-devoted, napaka-spiritual na tao, meron pa rin po siyang struggle over sin. Diba? Sino po ba dito yung may struggle sa sin? Amen? Ang dami pero walang nagtaas ng kamay. Praise God! Huwag po kayong mahiya kasi kahit ako may struggle din ako sa kasalanan. Di ba? Yung gusto mong gumawa ng mabuti, pero paglabas mo ng bahay, di ba? May nauna lang sa'yo sa lift or hindi ka nakasakay ng lift dahil punong-puno na sila, ay malilate ka na. Di ba? Ano nagiging action mo? Naiinis ka. Di ba? Paglabas mo ng bahay ninyo, di ba? Habang sa mga nagdadrive, di ba? Merong biglang hindi makaantay ng go, di ba? Normally dito, pag go na po yung sasakyan, pag automatic, pag nag-green, anong gagawin? Bubusin na yung nasa likod mo. Di ba? Hindi makapag-antay. Di ba? Ikaw naman, talagang nag-pray ka pa, di ba? Nag-devotion ka pa. Pero walang nangyari, uminit pa rin yung ulo mo. Di ba? Sige, mauna ka na. Di ba? Sa metro, di ba, mga kapatid? Pagbukas pa lang, tinutulak ka na.
Di ba minsan gusto mo lang, sige, siguhin niyo ko. Gusto mo minsan gumante, di ba? Makakaisa lang. Amen, mga kapatid, makakaisa lang. May araw ka rin, my friend. Baka ganun ang tumatakbo sa isip natin. Amen? Pero hindi yun yung gusto ng Panginoon sa atin, di ba mga kapatid? Pero bakit yun yung lumalabas? No? Sa kaya nga sinasabi doon, kasi meron pa rin tayong kasalanan na kahit na tinanggap na natin si Jesus Christ, mga kapatid, kahit anong pilit na gawin natin yung alisin, hindi yan aalis. Habang tayo ay nabubuhay dito sa ating flesh, sa ating physical body, meron pong struggle, meron conflict lagi yan. Amen? Na wala pong ibang objective yung kasalanan or sinful nature natin, ang objective niya, lalabas at lalabas ako sa actions mo. Amen? Yun yung struggle ni Paul, mga kapatid. Kaya nga sinasabi niya, di ba? Sinasabi niya doon, yung gusto kong gawing tama, no, hindi yun yung lumalabas sa akin. That's why sinabi niya, it is not I who's doing it, but it's the sin within me. Aminado siya, mga kapatid, na yung kasalanan sa buhay niya ay pilit na lumalabas kahit na hindi po yun ang kagustuhan niya. Amen ba? Yun. Sabi nga doon, no? So Romans 7 verse 5, sabi po dito, yung Paul is pertaining about sin and death, for when we were in the realm of the flesh, eto pong ating physical body, the sinful passions aroused by the law were at work in us, so that we bore fruit of death. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Ang ibig sabihin nun, na si, yung ating pong flesh, no, ang ating pong physical body, gustong-gusto niyang gumawa ng kasalanan. No, yan yung sinful nature niya. And yung law, yung ating pong, yung, ano yung law? Yung mga Ten Commandments. Yung nababalitaan natin na ano, nung do not steal, do not covet, do not have any other gods before me. Alam niyo, ginagawa ng sin, ina-amplify pa niya, plus lalo niyang hina-highlight yung desire natin na, kunyari, huwag tayong manguha ng bagay na hindi sa atin. Mas, yung sin within us, i-highlight niya yun. Sabi nga nun, it will produce sinful passions within us. Mas lalong gusto niyang magnakaw, kumuha ng bagay na hindi sa'yo. No? Mas lalong gugusto. Pag sinabi ng Bible, honor your parents, anong gagawin ng physical body natin? Mas lalo tayo magiging pasaway sa atin pong mga magulang. Amen ba? At yun po yung reality ng atin pong buhay. Pero praise be to God, mga kapatid, purihin ng Diyos. Dahil hindi po natapos yung Romans sa Romans chapter 7 lang. Amen ba? Kung makikita na natin doon sa panghuling verse noon, di ba? Sabi ni Paul mismo, what a wretched man I am. Di ba? Ako ay talagang kumbaga sa Tagalog, wala nang silbi, walang kakwenta-kwenta yung buhay kong to. Dahil ganito lang din naman nangyayari. No? Gusto kong bumait. No? Gusto kong gumawa na mabuti. Pero ano? Pero hindi ko magawa, di ba? Yun yung sinasabi ni Andrew E. Kaya dinugtungan yan, mga kapatid, di ba? Sinabi niya, humanap ka ng pangit. Joke lang, mga kapatid. Di ba? Parang, yun yung sinasabi sa Bible eh. Kaya pag binasa niyo sa English, yung verse 13, di ba? I do not want to do what I do not. Nalilito na. Pero sa Tagalog, ang sinasabi lang doon, si Paul, di ba, gusto niyang gumawa ng tama, pero hindi niya kaya. Pero, ang naging exhortation ni Paul sa verse 25 ng Romans 7, but thank be to God, salamat sa Diyos na siyang nagliligtas sa akin. Amen ba? Yun po yung pag-asa natin sa atin pong buhay. At yun, na salamat sa Panginoon, no? Salamat sa Diyos. At now moving on sa Romans 8, ito po yung atin pong pag-asa sa Panginoon. Sabi po dito, now, there's no condemnation for those who belong to Christ.
Diba? To belong to Christ Jesus and because you belong to Him, the power of the life, and the power of the life giving Spirit has freed you from the power that sin leads to death. Diba? Kasi bago po matapos yung chapter 7, sabi doon, diba? Yung wala nang makakapaghiwalay sa atin sa Panginoong Diyos. At sabi po dito, therefore, sa ibang translation po niya, no? Sinasagot lang ni Paul yung previous chapter. Therefore, wala nang condemnation. When we talk about condemnation, ano ba yan? Yung parusa, di ba? Yung mapaparusa, wala na daw pong mapaparusahan sa pagsunod doon sa mga sumusunod kay Kristo. Ibig sabihin, tayo po ay, ano na, yung pinag-aaralan natin, yung justification. Acquitted na po tayo, di ba? Yun po yung sinasabi sa atin. There is an exemption, those who belong to Christ. At sa ibang translation, meron pang additional na ano yan, na parang may revision pa. Those who walk with Christ. Yun po yung ating pong pag-uusapan sa umagang ito na paano ba tayo magkakaroon ng buhay na siyang pinamumunuan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Tayo po lahat muna itumayo at let's give reverence sa Panginoon as we pray yung ating pong message for tonight. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord God, for your love. Lord God, for your words, Lord God, for your presence, Lord, in our lives, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo, Lord, tinapos, Lord, yung Romans 7, Lord God, na punong-puno, Lord, ng struggle. But, Lord, you have given us the hope, Lord God, that in Romans 8, Lord God, we have the life in the Spirit, Lord God. Salamat, Lord. Holy Spirit, Lord, we know that you are here in this place, Lord God. Your Spirit, Lord, is with us right now. You are our special guest, Lord God. And tonight, Father, as we remember, as we acknowledge your presence here in this place, Holy Spirit, Lord, open the hearts of each and every one of us, Lord God. May we know you, Father God. May we know you, Holy Spirit, kung sino ka talaga sa buhay namin, O Diyos. Lord, we commit to you, Lord God, this reading of your word, O God. And even, Lord, we commit to you our lives, Lord God. Lord, bless each and everyone who are here right now, Father God. Lord, you know our hearts. You know our situations, Lord God. Kaya Lord, sa mga oras na to, Father God, we ask, Lord God, for your presence, Lord, to minister to us, Lord God, to each and every one of us tonight, Lord God. May we feel your embrace, may we feel your touch right now as we listen to the words and as we sing, Lord God, the songs, Lord God, tonight, Lord God. May you minister unto us, Lord God, in your own personal way. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah, Lord God. You may all be seated, mga kapatid. Amen. And continuing, mga kapatid, in verse 3, the law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature. So God did what the law could not do. He sent His own Son in a body like the bodies we sinners have. And in that body, God declared an end to sin's control over us by giving His Son as a sacrifice for our sins. Verse 4, He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied for us who no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. And verse 5, those who are dominated by the sinful nature think about sinful things, but those who are controlled by the Spirit think about things that pleases the Spirit. So letting your sinful nature control your mind leads to death, but letting the Spirit control your mind leads to life and Spirit. Amen. Napakaganda po ng verse na yan, mga kapatid. You know, yung Romans 8, specifically verse 1, mga kapatid, yung sinasabi po dito, therefore, there is now no more condemnation for those who are in Christ. Ito po ang isa sa pinakamahalagang message ng Book of Romans. Diba? Yun po yung assurance ng
lahat ng mananampalataya na kapag ikaw ay na kay Kristo na, diba, you are assured. Amen. Hindi ka na i-judge ng Panginoon. Diba, yung righteousness, napag-usapan natin yan, diba, ilang linggo na, that the righteousness of God ay nasa sayo na. Kumbaga, tama na yung relasyon mo sa Panginoon. Sinasabi po dyan, mga kapatid, kung dati, tayo ay mga alien, di ba? Alienated ang ating relationship sa Panginoon. But because of Jesus Christ's sacrifice, no, maayos na po yung atin pong relasyon sa Kanya. Amen ba? Makaka-assured ka na anuman mangyari sa'yo. Di ba? Let's say, mamaya, pag-uwi natin dito, hindi ka umabot dun sa bahay ninyo na aksidente, no? Kinuha ka na ni Lord. Amen. Pagmulat mo ng mata mo, mga kapatid, sigurado nasa langit ka na. Amen ba? Yun ang assurance natin sa Panginoon. Amen ba? Parang hindi po kayo natutuwa. Amen. Yan po eh talagang ano, priceless yan, mga kapatid. Di ba? Amen. Wala nang pwedeng mag-condemn sa'yo. Yun ang sinasabi ng Lord. Di ba? Sinasabi ng Panginoon dito yung kung ano yung past life mo or past sins mo, kung ano yung mga kasalanan mo na hiningi mo na ng tawad sa Panginoon, wala nang pwedeng magbalik sa iyo niyan. Ay, dati kang ano, hindi ka sumusunod sa magulang mo, di ba? Dati puro ka bulakbol, di ba? Ayaw mo mag-aral lang mabuti. Yung mga ganong ako sa atin ng ano, kumbaga yung identity natin noon, wala na. Burado na yan sa Panginoon. Amen ba? Yun po yung ibig sabihin din ng verse na to. Na wala nang sino man ang pwedeng mag-condemn sa'yo. Wala nang sino man ang pwedeng mag-akusa sa'yo. Because now you belong to Christ and you are now walking by the will of the Spirit. Amen ba? Yung Holy Spirit, ang ibig sabihin dito mga kapatid, once we accepted Jesus Christ in our life, yung Holy Spirit din po, no? Kasama po, automatic yan na mapapapunta sa atin. Amen ba? Kaya nga minsan, madalas mga kapatid, mapapansin mo, meron na pong nagbabago sa'yo. Di ba? Meron nang nag-guide sa'yo. Di ba? Kung dati gustong-gusto mong gumawa ng mali, ngayon ano, no? Gusto mo nang gumawa ng tama. Amen ba? May nag-guide na sa atin. And yan, this evening, yan, mas kikilalanin pa natin, who is the Holy Spirit? Sino siya sa buhay natin, di ba? Sabi doon, no, ang Holy Spirit daw po, gaya siya sabi ni Ate Rem kanina, siya yung special guest natin, no? Imagine si Sheikh Maktoum, di ba? Si Sheikh Maktoum kung kilala po natin lahat, di ba? Kilala natin na siya yung ruler ng Dubai, pero hindi natin siya kilala personally. Diba? Alam nyo, ganun din po yung Holy Spirit sa atin. Karamihan sa ating mga Kristiyano, yes, we know the Holy Spirit. Pero ang tanong, na-experience po ba natin siya on a daily basis sa buhay natin? Diba? Kasi parang ganun po ang role niya sa buhay natin na dapat yung Holy Spirit, hindi lang natin siya kilala. Hindi lang natin alam yung kanyang ginagawa. Pero personal natin siya na-experience araw-araw sa ating buhay. Sabi po sa John chapter 16 verse 13, Jesus introduced the Holy Spirit to His disciples with these words, "When the Spirit of truth comes, He will guide you in all the truth. For He will speak not of His own, but He will speak whatever He hears. He will also declare to you what is to come." Amen? Yun po yung ginagawa ng Holy Spirit sa atin. At mga tatlong points lang po para mas makilala natin kung sino ba ang Holy Spirit sa buhay natin. Number one, He is all-powerful. Amen? Sinasabi po yan sa Genesis 1 verse 2, di ba? Kung titignan natin yung image ng creation during that time, when all was formless, di ba? When the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Amen. Present na po yung Spirit of God
during that time, no? Habang wala pang nakikita, no? Wala pang existence ang lahat, the presence of the Holy Spirit is always there, hovering the waters, no? When we say hovering, ano yung illustration yan? Para daw po yung isang mother bird, di ba? Isang mother bird sitting on her nest, like giving protection to her children. No? Noon pa lang, mga kapatid, nakikita na natin that the Holy Spirit, no? He brings life to this chaotic environment. Yun po yung role ng Holy Spirit. At diba, out of nothingness, ano ginawa ng Holy Spirit? The Holy Spirit produced light and order. Amen? Hindi po magagawa ng Panginoong Diyos yung lahat ng creation without the presence of the Holy Spirit. Amen? So, doon pala makikita na natin that He is all-powerful. And ang term nga doon is omnipotent. Amen? Amen. Praise God. Ganun din po sa buhay natin, mga kapatid. No? Ang Holy Spirit, no? Nung wala pa tayong relasyon sa Kanya, ang nag-hover lang din siya sa buhay natin. Andiyan siya, parang hindi pa man natin siya ini-invite sa buhay natin, pero present na siya sa paligid natin. Especially for those people who are lost. Di ba? Tayo po na wala pang relasyon noon sa Lord, di ba? Nung time na tinanggap natin si Jesus Christ, and we received the presence and the power of the Holy Spirit in our lives, ano nangyari? Nagkaroon ng restoration yung buhay natin. Amen. Yun po yung ginagawa ng Holy Spirit sa atin po, sa atin ng mga individuals. Amen. Na tumanggap sa ating Panginoong Diyos. Second point, mga kapatid, He is all-knowing. 1 Corinthians chapter 2, verse 10 hanggang 11. Yan. These are the things God revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Amen? Yun po yung ginagawa ng Holy Spirit. No? Alam na alam ng Holy Spirit kung anong nasa isip ng God the Father. Amen ba? And even sa ating buhay, mga kapatid, yan yung role ng Holy Spirit. Sinesearch niya ano ba itong mga desire, ano itong desire ni Silver. Di ba? Alam na alam ng Holy Spirit kung anong desire ng bawat isa sa atin. Amen ba? Hindi lang po yan intellect, but also wisdom is also there. Sabi nga dito, no, because the Holy Spirit is a person, He possesses intellect. He knows the deep things of God, and He also knows the deep things about you. Amen? Ganyan po ka-personal ang Holy Spirit sa ating pong buhay. Amen? Sabi din dito na the Holy Spirit's knowledge of God also includes all divine truth that comes from God. The first requirement, even like a teacher, mga kapatid, no? sa pagiging magaling na guro, ano po yung number one requirement? No, para po masabi natin yung teacher na yun magaling, anong dapat meron siyang qualities? Dapat alam na alam niya yung tinuturo niya. Di ba? Ganun din po yung Holy Spirit sa atin. No, the Holy Spirit's role in our life, He will direct us. He will teach us, anak, dito ka dapat. Di ba? Ito dapat yung gawin mo. Amen ba? Yun yung role ng Holy Spirit. No, kaya ang response natin, we need to submit and obey doon sa leading ng Holy Spirit. No, minsan, hindi man natin maintindihan kung ano pinagagawa sa atin ng banal na Espiritu, pero ang commandment sa atin, anak, just have faith, di ba? Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, alam ko yung ginagawa ko sa buhay mo. Amen ba? Amen. Minsan, madalas struggle sa atin yan eh. Di ba, yung mga bagay na hindi pa natin nakikita, di ba? Tayo, nature ng tao, ano yan, sigurista eh. To see is to believe. Pero ang gusto ng Holy Spirit, hindi pa man nangyayari yun, we need to obey. Amen ba? And even, ano pang ginagawa ng Holy Spirit when it comes to all-knowing? Sa atin pong pagbabasa ng scriptures, ng Bible,
Diba? Sino ang nagpapaintindi sa atin yan? Ang Holy Spirit. Siya ang nagbibigay ng kalinawan sa atin. Sabi nga dito, no, the Holy Spirit opens our understanding to the meaning of the Scriptures and show us how to apply it in our daily lives. Amen? Yung application, yung wisdom. Diba? Kasi wisdom is an application of knowledge. Diba? Yung wisdom, ang Holy Spirit po ang nagbibigay niyan. The Holy Spirit is our live-in teacher who is ready to help us to understand and apply God's Word every time we read it. Kaya napaka-importante nun, mga kapatid, whenever we read the Bible, we ask for the presence of the Holy Spirit. Holy Spirit, paintindi mo sa akin to. Diba? Kasi apart from the Holy Spirit, ano yan, mga kapatid, pag nagbasa tayo ng Bible, ano, 3 minutes pa lang, tulog na tayo. Guaranteed po yan. Subukan nyo mamaya. Pag-uwi nyo. Pag di po, kanyari, hindi kayo matulog, basa kayo ng Bible. Di ba natatapos yung isang chapter, tulog na kayo. And, pero subukan natin, magbasa tayo ng Bible and asking. Talagang seryosong humingi tayo ng gabay sa Banal na Espiritu. Lord, gusto ko maintindihan kung ano yung gusto mong iparating sa akin. And then magugulat kayo, no? Minsan din yung mamalayan yung oras, nakakarami na pala kayo ng basa ng Bible. Amen ba? That's the power of the Holy Spirit in our lives. Amen. And pangatlo, no? Pangatlong character ng Holy Spirit, He is all present. He is omnipresent. Sabi po dito sa Psalms 139 verse 7 to 10, I can never escape your spirit. I can never get away from your presence. If I go up to the heavens, you are there. If I go down to the grave, you are there. If I ride in the wings of the morning, if I dwell by the farthest ocean, even there your hand will guide me and your strength will support me. Amen? Parang surveillance camera, no? Parang CCTV. Amen ba? Panahon ngayon. Diba? Kayang-kaya tayong i-trace ng CCTV, lalo na dito sa Dubai. Diba? Ganun din po ang Lord. Hindi tayo pwede magtago sa Panginoon. Amen? Naalala ko tuloy din si Jonah. Nakilala si Jonah? Yung kapatid ni Judith. Ay, nag-gets na nung iba. Untayin mo natin, mayroon pa makakagets niyan. Eman si Jonah, mga kapatid, siya yung, ano, di ba, kinain ng malaking isda, di ba? Dahil sa, ano niya, di ba, takas siya sa Panginoon eh. Ayaw niyang pumunta sa Nineveh. Kabilin-bilinan sa kanya ng Lord, anak, go to Nineveh and preach my word. Eh, ayaw niya. Sabi ko, Lord, bakit ko pupuntahan niya? Hindi ko naman makakabayan yan eh. Diba? Ayaw niya talaga sumunod. Anong ginawa niya? Bumili siya ng ticket. No? Papalayo sa Nineveh. Doon. Kumbaga kung dito sa east yung Nineveh, papunta siya ng west. Talagang ibang direksyon yung kanyang pinuntahan. Anong ginawa sa kanya ng Lord? Ha? Nagbigay ng bagyong, ano yung bagyo ngayon sa atin? Paeng, di ba? Bigay ng bagyong paeng doon sa sinasakyan niya. Sa sinasakyan ng barko. Ano, di ba? Naggulo lahat, pati yung sakay ng barko na yon, di ba? Naggulo silang lahat. Pero alam niya na siya yung sanhi, di ba? Siya yung cause ng storm. Ano ginawa niya, di ba? Fast forward, sabi niya, ako na lang, i-sacrifice niyo ako, itapon niyo ako, at yung bagyo na yan ay mahuhupa. Kung baka ang sinasabi natin doon, that kahit saan siya pumunta, di ba? Kahit saan tayo magtago, the Holy Spirit knows us. Amen? Hindi lang sa pagtatago, mga kapatid, even sa mga kasalanan na ginagawa natin sa buhay natin, the Holy Spirit knows it. Di ba? Hayag man o hindi ang ating mga mali, alam ng Holy Spirit yan. Ganyan po yan, ka-ever-present and sa buhay natin. No?
Pero ang pagiging ever-present ng Holy Spirit, mga kapatid, it is for us, for our concern. Constantly within the caring and loving circle of God's concern, despite of our disobedience and rebellion. Ganun tayo kamahal ng Holy Spirit, na kahit na tayo ay lumilihis ng landas, di ba? Ang Holy Spirit, willing pa rin niyang tignan ang bawat galaw mo. Amen ba? Kasi gusto ng Holy Spirit na, anak, alam ko magre-repent ka din. Di ba? Di ba kagaya ng prodigal father, di ba? Yung son, di ba? Prodigal son, yung tatay niya, di ba? Patiently waiting. Hindi naman siya nagpadala ng, sundan mo nga tong anak ko. Di ba? Hindi naman siya nagpadala ng private investigator para alamin yung whereabouts ng kanyang anak. But patiently he waited. And faithfully he prayed na bumalik sa kanya yung anak niya. Amen ba? Ganun tayo kamahal ng Panginoon. You know, in conclusion lang mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Holy, even the Holy Spirit loves us so much. Kaya kahit na tayo po ay lumalayo sa kanya, pilit siyang gumagawa ng paraan para po tayo makabalik. Amen? In relation po sa Romans 7, yes, we are Christians na we admit, we proclaim, and we confess that we love the Lord. Pero still in our lives, merong mga battle, merong mga struggles na hanggang ngayon pinaglalabanan pa natin. Pero ang pangako sa atin ng Lord, the Holy Spirit is with us. And He is willing to dwell in us. Amen ba? Mahal na mahal tayo ng Banal na Espiritu. At gusto niya, anak, lumapit ka lang sa akin. Nabibigatan ka, namumroblema ka, lumapit ka lang sa akin. And I will give you rest, di ba? I will support you. Di ba? Kung ano yung burdens na dinadala mo, gusto yung i-ano sa atin ng Panginoon. Tulungan tayo dyan. Amen ba, mga kapatid? And you know the Holy Spirit, ang dami niyang ginagawa sa atin, sa buhay natin. He assists us in our prayers. He intercedes for God's people. Diba? And even, He leads all believers into righteousness. He produces fruit. Diba? Yung fruit ng Holy Spirit sa atin. Yung love, joy, peace, patience. Diba? Lahat yan sa Galatians 5 verse 23. Those things are available to all of us. If we will just submit to the will and walk in the Spirit. Kaya mga kapatid, sa mga oras na ito, no, ito po yung atin pong i-desire na patuloy po natin na yung walk in the Spirit, no, mamuhay tayo ayon doon sa Banal na Espiritu. Amen ba? Hallelujah. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. So gabing ito, salamat Banal na Espiritu, Lord God, for your presence in our lives, Lord. You know, teach us, Lord, what it means to walk, Lord God, in you, in your presence, Lord. And tonight, Lord, as we offer, Lord, this time to you, Lord God, Lord, continue to talk to us, Lord God. Continue, Lord, to remind us, Lord, that you are with us, O God, right now. And Lord, Holy Spirit, we truly ask for your presence to be with us right now. We give you this time, Lord God, that patuloy kang mag-minister sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, that we surrender, Father God, everything we have. At patuloy, Lord, na kumilos ka, Panginoon, sa buhay namin, Lord God. Salamat, Lord. We submit, Lord God, our full control in your presence and asking you to lead us right now. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Let's continue our clap offering for the Lord. Hallelujah, Jesus. Praise your holy name, Lord God. Praise your holy presence, O Jesus. We thank you, Father, tonight. Salamat, Panginoon, sa salita mo, Lord God, na narinig namin, Father God. We thank you, Father God, because we know, Father, that you are always there for us. Thank you, Jesus. And tonight, Father,
we will continue to sing for you, and I'm inviting everyone to please stand. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Let's sing this song for the Lord. Thank you.
name, O God. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, move in our lives, Lord. Change our lives, Lord God. Holy Spirit, come in power. Transform our lives right now. Hallelujah, Jesus. Now, when we talk about walking in the Spirit, Mahaudit, you know, the Bible gives us this wonderful metaphor of a daily practical living wherein in our Christian life, in our journey as Christians, we are called to walk. Amen ba? Yung atin pong paglakad sa Banal na Espiritu, we are called to make a consistent forward progress. That's what it means when we walk to the Spirit. Kahit kaunti, paliit, kahit maliliit na hakbang, basta we are progressing forward to the Lord. Ito yung gusto ng Panginoon sa atin. At nais ng Lord sa atin habang tayo po ay lumalakad, kasama po natin ang Banal na Espiritu. Guiding us, yearning for every move we make. We need the presence of the Holy Spirit. Apart from the power of the Holy Spirit, we are powerless Christians. Sa Kanya tayo humuhugot ng kalakasan. Sa Banal na Espiritu tayo nagre-rely sa mga panahon na hindi natin kaya. Siya ang ating sandigan, kalakasan. At siyang magbibigay sa atin ang kapangyarihan to say no to sin, to live a godly life. Kaya nga sinasabi dito mga kapatid, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. You know, the Spirit gives us life, the new birth, and we must continue to live day by day in the presence of the Holy Spirit. You know, walking in the Spirit, mga kapatid, it means that we need to yield. We need to submit to His control. We need to follow His lead. We need to follow Him, exert His influence over us. Amen ba? Kasi mga kapatid, may mga desisyon tayo sa buhay natin. Nakala natin, Lord, ito yung gusto ko. Pero ang tanong, anak, gusto ba yan ng Holy Spirit sa buhay mo? Walking in the Spirit means, Lord, I'm here, ready to obey. Saan mo man ako dalhin, basta kasama kita, I am secured. To walk in the Spirit is the opposite of resisting Him or grieving Him. Let us ask for forgiveness sa Holy Spirit sa mga panahon na we disobeyed. We know that it is a clear instruction from the Lord, from the Holy Spirit, but we rather make our own decisions. You know, to walk in the Spirit, as per Galatians 5, is telling us that we eagerly need the Holy Spirit in order for us to live a godly lives. Dahil sinasabi dito, walk in the Spirit, and you will not gratify
the desires of your flesh. You know, kanina we're talking about we're constantly battling. There's an internal conflict within us. Mga kapatid, hindi natin kayang maging matagumpay sa atin pong lakad Kristiyano kung wala ang banal na Espiritu sa buhay natin. The flesh will always desire to commit sin. That is his nature. And Galatians 5 is teaching us, if you do not want to gratify the desires of the sinful nature, walk in the Spirit. And tonight, this is a commandment to all of us. It's a call. It's a challenge. Andito ang ating Pastor Melo, ating elder na si Sister Tess. They will lead us in prayer for those who want to submit to the control of the Holy Spirit, to those who want to offer their lives, to recommit their lives unto the Lord. Feel free. Kung may isipin yung katabi mo, just come in front. Our leaders will pray for you. Will declare anointing in your lives. If you're struggling right now and you don't know what to do, the Holy Spirit is here in this place embracing you, saying to you, anak, come. Give full control. Pagod ka, come to me and I'll give you rest. Hallelujah, Lord, Holy Spirit. Lord, we need you right now. We need you in this place, Lord God. Hallelujah, Lord. Come with us, Lord God. As our worship team ministers right now, as they sing, let the Holy Spirit fill this place. Let the Holy Spirit fill your heart right now. There's an invitation from the Lord. Come. Come right now. All of you are heavily laden, burdened right now. There's an invitation to come in the presence of the Lord right now. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. The Bible says, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon and learn from me, for I am gentle and I am humble in heart, and you will feel rest for your soul, for my yoke is easy and my burden is light. The Lord said, come to me, my child. Marami tayong pinagdadaanan. Marami tayong problema na nagkakaroon ng hindrance sa atin for us to come to the Holy Spirit. Pero mga kapatid, for us to yield in the Spirit, we need to submit. We need to yield. We need to entrust everything to God. We need to entrust everything to the Holy Spirit, because this is not our battle. This is the battle of the Holy Spirit, the battle of God sa buhay po natin. And sa atin na may mga pagsubok sa buhay, we know that we will be victorious in the name of our Lord Jesus Christ. And we invite every one of you to come, surrender everything to God, because we know that our God is the God that gives us victory. Hallelujah. Praise you, Lord. We know, Lord, that this is not our battle. It is yours, O Lord God. We thank you, Holy Spirit. Mga kapatid, we invite you to come in this place. We invite you in front upang malaman natin ang tunay na kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil alam natin, kapag sinurrender natin ang lahat para sa Kanya, we know that the Lord will move in our lives. Tonight is the night for us to believe in our Christ, to believe in Jesus Christ. Tonight is the night sa tayo po ay ma-deliver sa lahat po ng pagsubok ng ating buhay. Alam ko po marami sa atin na talagang patuloy na dumadanas ng sakit sa ating mga mahal sa buhay. Mga trabaho na hindi pa natin nakukuha. Yung mga galit sa ating po mga ka-office mate. Now, tonight is the night the Lord is going to deliver you. The Lord is going to give you peace. To give you, patuloy po natin ibigay sa Kanya ang ating pong
mga nararanasan sa gabi ito. Hallelujah. Lord, we thank you. We thank you, Holy Spirit, tonight in this place, oh Lord God. Thank you for your presence, Holy Spirit. Thank you, Lord God. Alam namin, Panginoon, patuloy ka pong kikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. And Lord, for us to be an effective Christian, oh Lord God, we entrust everything to you, Lord God, knowing and believing na patuloy ka pong kikilos, oh Lord God, and you are the one who's going to empower us. You're the one who's going to lead us. Hallelujah, Father God. We thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father God.
Jesus, be the center of my life.
Jesus.
A Christian is really yung tipong talagang masasabi natin na he will stand. Talagang tatayo siya para sa Panginoon at sasabihin niya, Lord, I am a truly follower of you. Yung boldness natin, alam niyo mga kapatid, kaya talaga sa atin, yung ating pong pinag-aaralan, just what Pastor Bong shared tonight about the leading of the Holy Spirit. Alam niyo po kung talagang we are not going to yield ourselves to the Holy Spirit. Parang nandiyan lang yung Holy Spirit, tayo nakatayo lang dito. What do you mean by yield? You need to yield. Kailangan magsama kayo. Yun po yung ibig sabihin ng yield. And without the Holy Spirit, sabi nga ni Pastor kanina, we cannot have a victory sa ating pong battle. And again, this is not our battle. This is the Lord's battle. Kaya po, we want to entrust everything unto God. We want to entrust everything to Him. Ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, mga kapatid, ano man yung pagsubok natin, it's not all about us. Huwag natin isipin sarili natin, yung kinanta natin, it's all about God. It's all about Jesus. Hindi po tayo bida dito. Ang bida po ay ang Panginoon Jesucristo, mga kapatid. Huwag po tayo magtatapos sa kapwa natin, sa kapatid natin, because hindi tayo napansin o hindi tayo ano, basta po gawin natin yung pinagagawa ng Panginoon sa atin, everything is going to be okay. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Praise be to God. Alam niyo po, sabi po dito sa... Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kasi nakaka-bless. Lalo na po kapag bilang leaders of this church, yan, Pastor Bam, the rest of the leaders, nakikita po namin yung growth ng bawat member. Not only member sa kainan, but of course, member po na talagang nag-grow spiritually. Amen po ba? Amen! Na talagang nag-grow sa Panginoon, Lord. Thank you. Hallelujah. Praise be to God. Ang ganda po nung encouragement ni Pastor Bam, no? Which is, totoo naman po, that the Holy Spirit is all-powerful. Napaka-powerful po ng Holy Spirit. Minsan, kagaya kanina, no, we didn't expect that things to happen. Talagang manginginig yung tuhod mo, and that's the power of the Holy Spirit is going to lead each and every one of us. Hallelujah. And He is all-knowing. Ano man yung nasa isip natin, sabi ko nga, ano man yung nasa puso mo, hindi mo pwede itago yan. Hindi mo maitatago kahit saan ka man pumunta. The Lord knows you. Kahit nga yung bilang ng buhok mo, the Lord knows that. Amen po ba? And He is all present. Saan ka man pumunta, hindi ka makakapagtago. Kahit nasa CR ka, ano ginagawa mo, kung nasaan ka man, God knows everything. God knows your move. God knows your... Wala mo, hindi mo po pwedeng itago yung mga bagay na yan. And believers have the indwelling Spirit of Christ. Kailangan po tayo mga believers, ipatuloy po tayo na magpasakop sa banal na Spirito. Pwede lamang po natin sabihin sa Panginoon, Lord, kung mali po yung pinapagawa, yung ginagawa ko, Lord, I'm sorry. I say no. Kung nais mo po na bitawan ko yung bagay na yun sa buhay ko, yes, Lord, I am letting go.
Hayaan ko pong bitawan yung bagay na yon. And kung sinasabi mo, Panginoon, na kailangan kong mag-still, yes, Lord, I will entrust everything to you. Magkakatiwala ko po sa iyo lahat ng bagay na yan. Lord, if you say, for me to trust, yes, Lord, I will obey. I will trust you, my Lord. And I don't want to follow my own ways, Lord. Ayoko pong gawin kung ano yung gusto yung way ko, but let your ways be my way. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Praise be to God. And last people, sabi po sa Jude chapter 1, verse 24 to 25, to him who is able to keep you from stumbling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forever. Amen. Hallelujah. Amen. Lord, salamat po, Panginoon. Thank you for this wonderful night, Lord. Salamat po, Panginoong Jesus Cristo. Holy Spirit, thank you, Lord God, for visiting us tonight, Lord God, for touching each and everyone's heart, oh Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, for the hope. Thank you, Lord, for the encouragement. Thank you, Lord, for the love, oh Lord God. Salamat po, Panginoon. Lord, we know that there is hindrance, oh Lord God, for us to be an effective Christian. But Lord, by the power of the Holy Spirit, by the grace of our Lord Jesus Christ, oh Lord God, magpapatuloy kami, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, nakasama ka namin. Sabi mo, hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Father, salamat pong muli. We give you back all the glory, all the praises, and all the thanksgiving. In the name, mighty name of our Lord Jesus Christ.
Thank you.
know, Father God, sa pagsama mo sa bawat isa sa amin, Lord God, I know, Lord, that your Spirit is within this, within us, Father God, simula pa lang kanina, Panginoon. And we thank you, Father God. We give back glory, honor, and praises in Jesus' mighty name.